Bago nga natin pag-usapan itong si Dillon Brooks, mga idol, at mabuisit nga ang marami sa inyo, ay ito muna ang update kay Lonzo Ball na binalita sa atin ni Shams Aranya. Sabi niya nga, ito nga daw gwardiya ng Chicago Bulls na si Lonzo ay officially nang mag-a-undergo ng kanyang third surgery sa kanyang left knee. At mga idol, inaasahan nga siya kung hindi siya mawala ng buong next season ay most of the next season na hindi makalaro itong si Lonzo Ball. Pero optimistic naman daw at positive itong Chicago Bulls na ito nga daw procedure na mag-a-undergo itong si Lonzo ay magre-revive nga daw sa kanyang NBA career. Well, if you guys still don't know, mga idol, ay ito nga si Lonzo Ball ay has been out since January 14, 2022. It's been almost a year, mga idol, and two surgeries later ay ganun pa rin ang kalagayan ng tuhod ni Lonzo Ball. Walang progreso, mga idol. Kaya nga siguro na pag-usapan, pagdesisyonan na neto ni Lonzo at ng team ng Bulls na mag-a-undergo nga siya ng kanyang pangatlong surgery sa same knee. And mga idol, possibly magiging 2 years or 2 and a half years na mawawala si Lonzo Ball, or possibly umabot pa nga ito sa 3 years. And mga idol, I think maalala nyo naman kung sino ang player na nawala nga na almost 3 years. Ayun ay walang iba kung hindi ang player ng Warriors na si Klay Thompson. Kaya naman, hopeful pa rin ang team ng Bulls na makakabalik pa rin itong si Lonzo sa kanyang dating paglalaro. Nakikita-kita naman natin si Klay Thompson, mga idol, living witness na kahit nga matagal siyang nawala because of his injuries, ay nakabalik pa nga rin siya, and now ay parang bumabalik na sa kanyang dating paglalaro. So yan ang inaasahan ng team ng Bulls sa pangatlong surgery na mag-a-undergo si Lonzo Ball na marirevive muli ang kanyang NBA career. Anyways, mga idol, quick update nga tayo patungkol sa MVP race this year. Well, ito kasing si Joel Embiid lately ay nag-iingay nga, mga idol, at ang mga NBA analysts sa mga NBA voters ay turning into him na nga bilang maging MVP this season. At yan nga ay matapos ng 4-game losing streak na itong team ng Denver Nuggets na nagbabanga sa kanila, mga idol, behind the Philadelphia 76ers in overall standing. Well, ito rin, mga idol, na si Joel Embiid ay grabe rin naman din kasi ang pinaperform this season, averaging 33.5 points per game, 10.2 rebounds, 4.1 assists. And mas better nga daw ang kanyang defensive net rating kaysa nga dito kay Nikola Jokic na front runner so far. Pero si Jokic is averaging a triple-double this season, 24.7 points per game, almost 12 rebounds, and 10 assists. And very efficient din siya, mga idol. Kaya naman ngayon ay patuloy pa rin ang debate. Jokic versus Embiid, sino ba ang MVP this season? Pero kung kayo, mga idol, ang tatanungin, sino ba ang MVP niyo sa dalawang ito, Jokic or Embiid? Komento niyo lamang yan sa ating comment section. At ngayon nga, mga idol, ay pag-usapan na natin itong napakasamang ugali ni Dillon Brooks na talaga namang hindi nagustuhan ng lahat ng NBA fans. Alam naman natin na sila ang pinaka-hated siguro na NBA team dahil nga sa kanilang mga pinaggagawa. At ngayon, mga idol, ay mas lalo pang ang hinate itong si Dillon Brooks matapos niya nga itong gawin sa cameraman sa laban nga nila against sa Miami Heat. Well, mga idol, going for the ball pa itong si Dillon Brooks nang ito ay mapuntang out of bounds. At ang ginawa niya ay tinulak niya nga itong cameraman sa sahig, mga idol, at tiningnan lang. Hindi man lang tinulungan, mga idol, kahit alam niya na tinulak niya papuntang sahig itong ang cameraman na ito. At ang mga sinabi nga ng mga NBA fans, akala nga daw nila, hate na nila itong si Dillon Brooks. Pero meron pa nga daw palang next level ng pag-hate nila dito kay Dillon Brooks matapos siya nga itong gawin sa cameraman. Diba usually ang mga NBA players kapag nakakasangke ng mga ganyang cameraman, mga idol, ay agaran ngang tinutulungan. Pero itong si Brooks, mga idol, ibayin natin. Tinitigan lang, mga idol, and he just walks away. Anyways, mga idol, ano bang masasabi nyo dito sa ginawa ni Brooks? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.